Oh my God, it's Kasulam! This is my vlog. Morning guys. Ngayon, yung mga cage trap na 2 doors, 4 doors na cage trap, gagawa natin ng solusyon, yung matitigas yung rubber niya. Kahit hindi nyo napalitan yung rubber, para mas safe pa nga yun eh. Mas hindi makakalabas yung ibon, mga limukon. Gagawa natin ng idea. So, para sa mga mayroong problema kung ayaw pumitik yung rubber o yung cage strap, may solusyon na dyan. 100% effective to. Kasi ako, nangyari kasi sa akin nung isang araw, nag-hunt ako. First time ko sana mag-hunt. Cage strap kasi gamit ko, kasi speaker pa lang naman ang ginagamit ko. Hindi pa naman masyadong ano yung pangati ko. Halos mag-iisang buwan pa lang, pero nakikita ko may potensyal siya maging pangati talaga. Nilapitan kami. Dalawang bisis pumasok dun sa cage strap. Patalon-talon pa siya dun. Ayaw talaga pumitik. Tapos hanggang sa lumabas, hindi naman umalis yung alpas. Dahil huni ng huni yung nasa loob na pangati ko, na baguhan. At saka magaling kumampay yung baguhan, na hindi ka kumakampay yung alpas, yung pangati kumakampay, lumulublob sa pugad. At saka tinutukat-tuka niya yung pugad. So, napabalik niya ngayon yung alpas sa loob. Ganun pa rin guys. Hindi talaga pumitik. Ang sama ng loob ko dun. Kaya ang problema kasi doon guys, nagpalit ako ng cage strap. Mayroon akong cage strap na nakahuli talaga, yung nakahuli mismo sa pangati ko. Hindi ko nga nakita yung kung paano pumasok, basta nandun lang siya pumasok. Nakadalawa ako nun sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung pangati ko, sa umaga siya nahuli. Kasi nag-i-spray ako sa garden. So, gumawa ako ng bagong cage strap para sa kanya, mas malaki. Para makakagalaw-galaw siya sa loob. Ang problema ngayon, hindi pumitik. So ngayon guys, ginawan ko ng solusyon yun. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 100% na pipitik na talaga yung ano nyo, yung cage strap na mahirap pumitik kahit matigas yung rubber. Nagawa ko to kagabi guys. Kaso lang, hindi ko pa nasusubukan sa ano, sa wild. Kasi ito nga yung panahon natin ngayon, may bagyo tayong parating. Maghahan sana ako kanina ng mga alas 6 hanggang alas 7 or alas 8. Hindi naman, makulimlim masyado. Wala pati akong naririnig dun sa garden kanina na humuhuni. Kaya ito na lang gawin natin. Tutorial na lang tayo. So, pre-prepare ko yung gamit guys. Balikan ko kayo maya. So, ito na guys. Yung materialis natin ngayon, ang gagamitin is ito. Kung tawagin sa Bisaya is bahi. Isang klase ng palm tree. Saka breed line. Yung breed line ko, 8.0, 32 kilograms ang kaya niya. 32 kilograms, kunting tire wire. Pinaka-hook niya, kunting tire wire. Nagawa tayo ngayon. Ang gagawin nating sample guys na cage strap is yung cage strap na first na ginawa kong cage strap, yung nakahuli ng tatlo. Pati owl nahuli nito. Ito guys. Ito kasi, ano lang ito eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 9 lang ang taas niya. So, ito yung nakahuli ng marami. So, ngayon, itong gagawin natin yung sample. Maano ito guys? Yan. So, umpisa na natin kung paano gawin yun. Ito lang yung kailangan natin. Ito. Siguro mga 10 inches lang kailangan. Ito na natin gawin ito guys.
Ayan na guys, tapos na yung ating pinaka-angkla o pinaka-angkor natin dun sa lupa. Ito lang naman ang importante. Binisan lang natin kasi alam nyo naman yung palm trees matigas pero madaling maka ano ng kamay kasi parang ano to eh, parang yug din. Baka yung tawag sa ano eh, sa Bisaya, mabasoni yung matusok kayo rito, yung mga ano nyo rito. So, linisan muna natin. Ito na, tapos na to guys. Ganito lang guys yung paggawa niya. So, tsaka ito. Gagawin natin dito guys is, tutuwid lang natin ito. Diretso na siya. Ngayon, kukuha lang tayo ng guide. Kahit itong flies na lang. Ayan na guys, gagawa na tayo ng ring. Yun yung pinaka-ring niya. Ang magiging purpose niya guys is ganyan. Nakalagay dyan. Dali na lang pala guys, na nakalimutan ko kumuha ng rubber ang tali natin. Sintro nyo lang guys, ganyan o. Yan, nakasintro na. Yan. Yung purpose nyo guys kung bakit ko binabilog, binaikot ko. Kasi, kung gagawa ka lang ng isang bilog lang, tapos ano, baka maipit yung breed line dito. Or sa ganyan. Yan. Yan, papasok mo dyan yung breed line. Tatali na ito diretso dun. Ito ngayon yung purpose ito, yung breed line. Na, ito yung breed line, papasok natin. Nagkawa din kayo ng hook. Hook. Yan. Yan yung hook. Papasok ito ngayon dun. Dito sa ring. Ito, ibabaon nyo ito sa lupa. Papakita ko nga may yung demo. Kasi tapos naman ito eh. Kung may dati na kayong page, madit na bilis na. Ito na yung demo natin. Ito lang naman ang importante. Ito. Ito na yung cage trap natin ngayon. Yan. Prepare natin yung cage trap natin. Okay na. Ito, ordinary lang yung talagang traditional lang na cage trap. Ito may sumakay. Yun. Yun. Tatara siya. Sabay pa nga eh. So ngayon, nagawin natin, lalagyan natin ito dito ng tali. Dito sa dulo. Lalagyan natin ito ng tali. Kahit braid line din yung gamitin natin. Susukatin nyo ngayon yung braid line mula dito sa dulo hanggang dito naman sa kabilang dulo. Isa lang ang papasukan yan. Dito lang. Sa isang hook. Sa isang square lang. Isang mata lang yung screen. Magkabilaan. Yan, ganyan lang. Isang screen lang. Kasi sasabit yan. Tatali nyo ngayon dito sa patungan. Okay, ano guys, nailagay ko na yung breed line sa magkabilang dulo. Yan. Ilagay na natin sa magkabilang dulo. Sa magkabilang kwarto ng ano, extra. So, ilalagay na natin sa actual to guys. Bibitin natin to kahit walang ibon.
Tapos kung ano yung purpose ng ating pinaka-anchor dun sa lupa. Ito kasi sa lupa mo ito ilalagay, sa ilalim nito mismo. So, let's go guys. Actual na natin ito. Ito na ngayon yung purpose nito. Itong tire wire. Kasi itong tire wire, nakakabit dito sa braid line, isasabit nyo yan dyan. Yan. So, let's go guys. Gawin na natin dun sa actual. Bibitin natin sa puno, saka natin hihilahin pagka nandun na yung alpas or pumasok na sa loob ng cage na ayaw pumitik ng patungan or ng trap. Ayaw pumitik ng rubber kung matigas. So, let's go guys. Actualan natin sa ano mismo, sa kahoy. So yan na, isabit na natin yung cage strap natin. Lalagay na lang natin yung ating 100% effective na pangpapitik ng ano trap. Isabit na natin yung cage natin. Yun. Lalagay na natin yung anchor natin sa lupa. Itatapat lang natin kung saan yung nakatapat yung So, lagyan na natin yung ating grid light. Shushut mo dito sa akin. Tapit mo lang yung dyan. Huwag nga tension masyado pagka ihilahin mo pa lang, papunta ka magtatago. So, yun, ngayon, yun na yan. Medyo may tension na yan. Tingnan natin yung effective. Yun na guys. Yung ano, nakalagay na yung braid line natin dun sa ring. Tapos nakakonnect na dun sa cage strap. Oh. Yun. Ang ano dun, pagka matigas yung rubber, ito lang ang solusyon. Kahit malayo kayo, basta i-clear nyo lang yung kaanuhan ng braid line. Kahit siguro mga 30 yards o 40 yards, kasi mahaba naman ito eh. Yung 500 meters to. So, ibig sabihin, hanggat sanang kaya ng ano, basta malinis lang yung linya. Galito, wala namang problema ito, mabilas ito. Hindi ito sasabit ng basta-basta. So, nakita nyo na. Ulitin natin guys. Sa pa. Ulitin natin guys, isa na. 1, 2, 3, go. Yun. Yun ang solusyon sa mga cage strap na matitigas ang rubber. Ngayon, ito yung ginawa ko. Ang problema ngayon, may bagyo po tayo, kaya hindi tayo makakapag-hunt. So, hanggang dito na lang. Shout out na lang sa lahat ng mga Alimukon Hunters, Mr. DJ Maro, Hunter, Alimukon Channel, sa kay mga bago kong subscriber ngayon. Salamat, salamat sa inyo lahat.
Alam niyo na kung sino yun. Basta salamat sa lahat ng mga limo ko ng guys. Sa mga natutunan ko sa inyo. Bisaya rin po ako, pero dito ako sa Biskaya. Ito yung gusto ko magsultig ginaray. Bisan talagunti. Kawaray Channel pala. Shoutout sa'yo. Taga Oras System Samara. Salamat sa suporta mo. See you guys next vlog. Bye-bye.